Magsitayo na po ang lahat at ating dasalin ng orasyon. Sa ngala ng Ama na Anak na Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nakatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesu-Kristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesu-Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesu-Kristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong mag-alay
magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na maging bukas ang ating puso upang hayaan nating gumalaw at lumago ang biyaya ng Diyos sa atin upang tayo mamunga at makapagbahagi ng biyaya sa ating kapwa. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin niyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi tayo nadaig kung minsan kayo'y inalipusta at pinahirapan sa harapan ng madla. At kung minsan namay, karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalulungkot nang kayo'y agawa ng ari-arian. Sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa iyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magluluwat at ang paririto ay darating, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdahan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nanalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal.
ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak, kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalaman kung papaano. Ang lupa'y siyang magpapasibol at magpapabunga ng mga pananim. Usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay maihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong igapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad nito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y magiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay makapamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin po ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Quiapo, araw ng mahal na poon, at tayo'y naririto muli
nagbibigay pugay sa Kanya, nagpapasalamat sa Kanya. Tayo narito sapagkat tinawag niya tayo, sapagkat mahal niya tayo. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito, inahalin tulad ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang biyaya, ang salita ng Diyos, tulad ng pagsibol ng isang halaman. Mas makakaintindi po siguro dito yung mga may hardin. Itong panahon ng pandemya, dumami yung mga plantitos, no, at plantitas na nag-aalaga ng mga halaman. Sino po dito ang may mga nag-aalaga ng mga halaman? Taas nga ang kamay. Ayan, kakaunti, no? Kasi tayo yung mga taong syudad, no? Siguro kung tayo nakakita man ng halaman kapag namamasyal na lang tayo sa Tagaytay o sa Baguio o umuwi tayo sa mga probinsya natin. Ngunit napakaganda na isinalarawan ni Jesus Nazareno ang salita ng Diyos sa pagtatanim, sa pagsibol, paglago at pagbunga ng isang halaman. Dalawang bagay ang maaari nating matutunan. Ito raw, mahalin tulad natin ang salita ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Ang biyaya ng Diyos na gumagana sa ating buhay. Dalawang bagay. May mga bagay na dapat tayong gawin. Ito yung una. May mga bagay na dapat tayong gawin. Kung papaano kailangan itanim muna yung binhi. Dahil pag hindi na itanim ang binhi, walang mangyayari, hindi ho ba? Kung hindi mo ito itatanim, hindi mo ilalagay sa paso, hindi mo itatanim sa lupa, walang halaman ang sisibol. Kailangan munang may gawin. At ito mga kapatid, ang napakagandang paalala din sa atin. Kailangan din may gawin tayo. Kailangan may gawin tayo. Hindi tayo pwedeng maghihintay lang sa nangyayari. Kaya nga kayo rito nagpupunta tuwing Biyernes. Kaya nga kayo nagsisimba. Kaya tayo nagdadasal. Kaya tayo gumagawa ng sakripisyo. Dahil alam natin, kailangan may gawin tayo. Kaya nga sa buhay, hindi ka aasenso kung hindi ka magtatrabaho. Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka mag-aaral ng mabuti. Hindi ka magkakaroon ng mabuting pamilya kung di mo rin palalakihin ng maayos ang mga anak mo. Minsan magtatanong tayo, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Pero maganda rin tanungin natin, ano ba ang ginagawa mo? Minsan nagtatampo tayo sa mahal na poon, bakit nagkaganito yung atay ko? Bakit nagkasakit ako sa atay? Itanungin mo rin naman, umiinom ka ba? Bakit kami nagkalubog-lubog sa utang? Bakit hirap na hirap kami sa pera? Eh, nagsusugal ka pala sa halip na pambili ng pagkain ng pamilya mo, yung sweldo mo, dinediretso mo sa sabungan, sa saklaan, tinataya mo. Bakit ako nagiging palaaway? Bakit nalang inaaway ako lahat ng mga kapitbahay ko? Eh, ikaw pala ang dakilang marites ng barangay. Ikaw ang nagkakalat lahat ng chismis. Minsan nagtataka tayo bakit may nangyayari. Pero tanongin din natin, may ginagawa ba tayo? At minsan nagtatanong tayo, bakit walang nangyayari? Kasi wala rin tayong ginagawa. Yun ang unang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Panginoon, ituro niyo sa amin, anong dapat kong gawin? Lahat po tayo rito,
may kailangang gawin bago magsimula ang himala ng Diyos. Baka kailangan mo mangumpisal muna. Baka kailangan mo magpatawad. Kaya siguro hindi ka mapagkatulog. Kasi meron kang hindi pinapatawad. Baka 50 taon na yan hanggang ngayon. Parang sariwang-sariwa pa rin ang galit mo. Baka kailangan mong magsabi ng totoo para mapalaya na ang konsyensya mo. Lahat tayo may kailangang gawin. Ang Diyos, may ginagawa siya sa atin araw-araw. Nagtatanim din siya sa atin. Narinig niyo kanina yung ating lektor, sabi niya, ang salita ng Diyos, tuwing tayo nagsisimba, para bagang nagsasaboy ang Diyos ng binhi. Ilan sa atin ang binubuksan ng puso, nakikinig, mamaya pag-uwi ninyo, natanong niyo ba sa sarili niyo, anong sinabi ng Diyos sa akin ngayon? Huwag lang tayong magsabi kay Jesus sa sareno. Hayaan din nating magsalita siya sa atin. Mamaya, paglabas niyo ng simbahan, huwag niyo lang sabihin, ay, nasabi ko na kay Jesus sa sareno lahat ng gusto ko. Tanungin din natin, nasabi ba ni Jesus sa sareno sa iyo, sa akin, ang gusto niyang sabihin? May kailangan tayong gawin. Ngunit, mga kapatid, ang ikalawang mahalagang aral din, may kailangan gawin ng Diyos sa atin. Opo, may kailangan tayong gawin. Pero meron ding punto sa buhay natin, kailangan nating aminin, hindi natin to kaya ng sarili natin. Gaya ng sa Ebanghelyo, sabi nga, lumalaki ang bini ng hindi alam nung magsasaka kung bakit at papaano. Sapagkat ang bagay na iyon, wala na sa kamay niya. Di ba sa mga nag-aalaga, pagkatapos mong itanim, pagkatapos mong diligin, lagyan mo ng mga pataba, hanggang doon lang ang magagawa mo. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa ilalim ng lupa. Hindi mo makokontrol ang panahon kung uulan o hindi. Kung kaya nga't may mga bagay na tanging Diyos lang ang makagagawa. Gawin mo yung bahagi mo at gawin din ng Diyos ang kanyang bahagi. Siguro nga minsan mga kapatid, kaya tayo naiinis, kaya tayo nawawalan ng pag-asa, inaako din natin yung dapat gawin ng Diyos. Tayo na ang nagiging Diyos-Diyosan. Kasi gusto natin tayo may control sa lahat. Tayo ang gagawa ng lahat. Pero hindi pwede po, mga kapatid. Kahit sa buhay ng pamilya, hindi ikaw gagawa ng assignment ng anak mo. Hayaan mo siya ang gumawa. Hindi siya lalaki ng maayos pag ikaw ang gumawa ng para sa kanya. Hindi kayo nandito lang para isimba yung asawa ninyo o yung anak nyo. Dapat dumating din ang panahon, sila mismo ang magsimba dito. Sila mismo ang mangumpisal. Hayaan natin ang Diyos ang gumana at gumawa ng paraan. Narito lang tayo, ipinagkakatiwala natin ng lahat. Kaya nga diba may kasabihan, do your best and let God do the rest. Kaya ang tanong ngayon, am I doing my best? Ginagawa mo ba ang lubos na makakaya mo? At ikalawa, hinahayaan mo ba ang Diyos gawin din yung kanyang dapat gawin sa buhay mo? Dito gagalaw ang tunay na himala, ang tunay na biyaya sa buhay natin. Kaya sa pagkapatuloy ng misang ito, mga kapatid, ito po yung diwa ng ating pananalangin. Lalo na tuwing tayo nagpupunta dito tuwing Biyernes, at tayo maharap sa ating mahal na pong Jesus sa sareno. Mahal na pong Jesus sa sareno, narito po kami. Itanim po ninyo ang inyong salita, ang inyong habilin. Nakikinig po kami ngayon.
binubuksan namin ang aming puso. Mahal na pong Jesus Nazareno, ituro niyo po sa amin ano ang dapat naming gawin. Kadalasan po nag-aantay lang kami, pero meron kaming dapat gawin, lalo na isang mabuting bagay para makatuloy ka sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, may mga bagay ding hindi namin kayang gawin na kayo lamang ang makagagawa nito. Kaya kami narito, inaamin namin ang aming kakapusan, ang aming kahinaan. Kayo na po ang bahala sapagkat kayo lamang ang makagagawa nito. Ipinagkakatiwala namin lahat ngayon sa iyo, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming pamayanan, ang aming simbahan, ang aming bayan. Mahal na pong Jesus Nazareno, hindi ka nagsasawang magtanim ng iyong salita at biyaya sa amin. Maraming salamat po at nawa hindi rin kami magsawa, sumunod at tumalima sa iyo. Mahal na mahal ka namin, mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Minamahal ko mga kapatid, puno ng pag-aasa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway, patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway, hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkos, asamin natin ang Diyos araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway, lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway, lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ay po nating mga kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatin na pag-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at puti ng trigo. Upang maging dugo at katawan mo, Jesus.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanala na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasan iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapay, banal. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay tuwing tayo nagsisimba, inaalay natin sa Panginoon ang mga ginawa natin. Tuwing tayo nagsisimba, ipinagkakatiwala natin ang dapat gawin ng Diyos sa buhay natin. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kapag minsan kami tinatamad, hindi namin ginagawa ang mabuting dapat naming gawin. Patawad po kung minsan kulang kami ng pagtitiwala sa iyo. Nagdududa kami sa iyong kabutihan at pagmamahal at kapangyarihan. Patawad po, linisin niyo po kami. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po ang lahat. Narito si Kristo, si Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mahal na po, Jesus.
Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor na Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay ang muli naming panawagan ng iyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabon panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agada na tayo magbakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos po ng pagbibisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat na nasa loob ng simbahan at hintayin bangiting ng grupo ng iyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalo mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa inyong pakikilahok sa banal na misa. Marami rin pong salamat sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito sa simbahan ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na kapuspalad. Salamat po. Dito natin ipinamamalas ng ating debosyon sa Poong Nazareno ay hindi lamang sa dasal, kundi sa ating pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa. Sapagkat, sabi nga sa araw na ito, meron tayong dapat gawing mabuti sa buhay. Tanong natin yun sa mahal na pong Jesus Nazareno, anong kailangan nating gawin para maganap na ang himala? At meron ding dapat siyang gawin na ipagkatiwala natin sa Kanya. Ano rin yung dapat nating hayaan ng Diyos ang siyang gumawa at hindi tayo lagi ang in control upang sa gayoy tunay na lumago at mamunga ang kanyang salita at biyaya sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa disang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, magsiupo muna ang lahat at makinig na mabuti. Maaari nang lumabas ang nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan. Panatilihin lamang natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maaari nang tumayo ang nasa unang grupo na sa gawing kaliwa ng ating simbahan. Maaari nang tumayo na sa ikalawang grupo sa gawing kaliwa ng ating simbahan. Maaari nang tumayo na sa ikatlong grupo sa gawing kanan ng ating simbahan. Maaari nang tumayo na sa ikaapat na grupo sa gawing kanan ng ating simbahan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsunod at pakikisa.